Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. Sino dito guys ang may mga loan kay SSS na sobrang tagal na at hindi nyo binabayaran? Na ngayon ay nagkakaroon na ng malaking penalty. Guys, kunin nyo na itong pagkakataon na to na bayaran nyo yung utang na yan kay SSS na sobrang tagal na, no? At para matanggal yung penalty niya guys, mag-apply po kayo guys kay SSS ng Consolidated Loan Program with Condonation of Penalties. In short, tinatawag natin niyang console loan. Bakit consolidated loan program? Kasi po kung meron kayong past due short-term loan, i-consolidate po yan into one account. Tapos po, i-merge yung principal and interest para yun na lang po yung babayaran nyo. Ngayon, ano namang mangyayari dun sa penalty namin? Ang penalty nyo guys, once na ma-zero nyo yung principal and interest no, sa consolidated loan nyo, mag-zero na din yung penalties nyo. So, wala na po kayong penalties na babayaran. Nagets po? Kasi di ba pag mag-loan tayo sa SSS guys, meron na yung interest. Tapos, magkakaroon siya ng penalty every time na magkakaroon ka ng late payment or hindi mo siya mabayaran. No? Monthly nagkakaroon siya ng penalties. So, dito sa Consolidated Loan Program, matatanggal po itong penalties guys. Di ba? Dahil nga, ang tagal-tagal mo nang hindi binayaran yung SSS loan mo, so nagkaroon ng malaking penalty. Ngayon, pag mag-apply ka dyan sa consolidated loan, tatanggalin ni SSS yung penalties mo. Ngayon, ano naman ang terms of payment dito? Number one, meron po tayong one-time payment. Choice nyo po ito ha. Pwedeng piliin nyo yung number one, one-time payment. Number two naman, installment scheme. Ngayon, kung pipiliin nyo guys ang number one na one-time payment, babayaran nyo po yung consolidated loan nyo within 30 calendar days after nyo po ma-receive ang approval notice kay SSS. Ngayon, kung pipiliin mo naman ang number 2, ang installment scheme, kailangan mo pong magbayad ng at least 10% doon sa consolidated loan amount mo within 30 calendar days from the date na naka-receive ka ng approval notice kay SSS. And then, yung remaining balance mo guys na matitira, yan na yung pwede mo siyang babayaran ng up to 6 months or 5 years. No? Pero depende po yan guys sa consolidated loan mo. Kung mababa naman yung consolidated loan mo, malay mo bigyan ka lang ni SSS ng just 1 year o kaya 2 years to pay doon sa remaining balance mo. Okay? Kaya ngayon guys, kung nakapag-apply ka na ng SSS consolidated loan, tapos hindi mo sinunod yung agreement doon sa terms of payment nyo kay SSS. No? Kasi sabi ko nga may agreement kayo dyan sa SSS loan program, no? At hindi mo sinunod yan guys. Ngayon, every time na mag-a-avail ka, kapag mag-a-avail ka ng benefits, for example, sickness, maternity, no? Ibabawas po dyan ni SSS guys yung remaining consolidated loan balance nyo kay SSS. Tapos kung ma-deads ka naman, ganun din guys. Ibabawas din ni SSS doon sa benefits, for example, sa death benefits, yung matitirang balance mo doon sa consolidated loan mo. Okay, ngayon, alam kong ito yung pinaka-excite na gusto nyong masagot ko, guys. Kapag makapagbayad ka na ng consolidated loan mo, kailan ka ba ulit makakapag-loan kay SSS? After 3 months po, pwede ka nang mag-loan kay SSS, no? After 3 months guys from the date na nag-fully paid ka sa iyong SSS loan, consolidated loan, okay? Okay, and paano ba mag-apply? Mag-open ka lang guys ng iyong SSS account and then puntahan mo tong loans. And meron dito guys, nakikita niyo tong apply for consolidation of past due short-term member loan with condonation of penalty program. Okay, basta i-click nyo lang to guys, tapos may mga details lang dyan na kailangan nyong pilapan. Alright, so alam ko guys, marami dito sa inyo ha, mga SSS member, na hindi nagbabayad ng mga loans. Ano ba yan? After nyo mag-loan, tatakbuhan nyo na lang yan. Sino ang talo dito guys? SSS o kayo? Kayo. Talo kayo dyan guys. Dahil once na magkaroon kayo ng emergency and gusto nyong mag-loan, hindi kayo makaka-loan. Dahil meron kayong hindi binayaran na loan kay SSS. Kasi si SSS ang takbuhan mo dapat once na may emergency ka na kailangan mo talaga ng financial. Number 2 naman guys, kung hayaan nyo lang yung loan nyo kay SSS, pagdating nyo ng retirement nyo guys, nako, doon talaga kayo magsisi ng bonggang bongga.
no, dahil maliit na lang ang makukuha niyong retirement kay SSS dahil ibabawas talaga ni SSS yung loans niyo, guys. Kung sabihin natin, guys, 10 years ago, nag-loan ka kay SSS na 10,000 pesos lang, di ba? Tapos, hindi mo siya binayaran until now. Grabe, ang laki ng penalty niya, guys. Pero pag i-apply mo yan dito sa consolidation mo, mga magkano lang yan? Mga nasa 11,000 lang siguro yan, guys. O wala pa sa 11,000 yung babayaran mo. Diba? Kaya kunin nyo, guys, ang opportunity na to. Advice ko talaga sa inyo, guys. Kunin nyo ang opportunity na to na mag-apply kayo ng SSS Consolidation Loan Program. Alright, so that's all for my video for today. Keep tuning in dito sa aking YouTube channel. Thank you so much for watching, everyone. God bless you all.